What's up, our Bentay Place nga pala, no? At babalik naman tayo sa mga tips, no? Sa tips naman tayo. Kasi may nagtanong na naman sa atin. Palagi naman na may magtatanong sa atin. Kung paano napapalakas yung character mo. Yun, saan ang gagaling yung lakas ng karakter mo. Para na rin din to sa power score, no? Sa power score, paano mapapataas yung power score mo? PS, pataas ng PS. Alam niyo naman siguro yung mga basic na pataas ng PS. Pero isa-isahin natin yan. Mapapataas mo yung PS mo, dito lang yan sa anim na to. Codex, character dito sa character equipment, magic stone, skill, spirit, at training, solitude, training, inner force, tapos constitution, codex, at yung constitution. Diyan talaga tataas yung power score mo. Tapos sa clan, meron din sa clan. Tumataas din yung power score mo sa clan. Lagi nyo tandaan, may power score bigay yung clan. Okay, let's go. Magsisimula tayo dito sa character, no? Sa equipment. Equipment muna tayo. Equipment naman, sa equipment, simplihan lang natin kasi marami namang may alam nito. Sa equipment, syempre, kung mataas rarity ng equipment mo, mas maganda. Gaya nito, rare, mas maganda to sa uncommon. Tapos, epic, mas maganda kaysa sa rare. Tapos, pag mataas yung plus ng equipment mo, tapos mataas din yung tier, mas maganda kaysa sa mas mababa yung tier. Example na lang, tier 3, mas maganda yung tier 4 na mas mataas yung plus. Tapos, mas maganda yung rare kaysa sa uncommon na item. Tapos, mas maganda yung epic kaysa sa rare na item. Kasi sa pagpalagay natin epic lang kasi may epic lang meron ako. Epic, mas maganda to kaysa sa rare kasi mataas nga bigay na stats nito. Lalo na dito sa properties, additional properties, apat yung binibigay niya na properties kumpara naman dito sa rare ay tatlo lang. Tapos, mas mataas din yung stats na binibigay ng epic na item kaysa sa rare na item. Kahit tier 4 yan, tier 1 lang to, mas maganda naman yung epic kung kumpara mo sa rare na item. Yan. Yan, simplihan lang natin. Ganun lahat yan sa axe weapon, secondary, button to top, hanggang accessories, hanggang earring. Ganun lang din sila. Mas maganda yung rarity niya, mas mataas yung rarity, mas maganda yung bigay na stats at power score. Mas malaki yung power score at maganda yung stats na binibigay pagdating sa mga equipment. Basta mataas yung rarity, tapos mataas yung plus, gaya niya, plus 7, mas maganda kaysa sa uncommon. Tapos kung epic naman, mas maganda kaysa sa rare. Ganun din sa legend to epic, mas maganda yung legend kaysa sa epic. Di na natin masyadong i-explain to kasi marami naman may alam nito, 'di ba? Alam niyo naman siguro mas maganda yung epic kaysa sa rare. Yeah. Para mabilisan lang kasi marami na talagang nakakaalam kung paano pa gandahin yung character mo, yung item mo, yung ano tawag dito, yung pataasin yung power score mo. Kasi nga hindi naman lahat ngayon baguhan sa Merpore, marami nang may alam. Kaya hindi na natin masyadong i-explain dito kasi alam nyo naman siguro to, di ba? Paano pataasin yung power score nyo pagdating sa equipment. Tapos sa mythical piece naman tayo. Mythical piece, yan. Mythical piece, kung anong meron ka, kulang pa nga ako isa, wala akong isa. Kung anong meron ka, sa mythical piece, ilagay mo lang. Kung pang PvP, para din kasi itong magic stone at spirit, may switch deck din yan. Kung marami ka namang mythical piece, ilagay mo dapat kung ano yung bagay sa
ginagamit mo gaya ng pang PVP, gumamit ka ng pang PVP ng mythical piece, yung mga ganito, physical attacks, pwede na yan pang PVP kasi mahirap din magharap ng mythical piece, diba? Kung marami ka, mas maganda kung marami kang mythical piece. Ganon din sa pagmimina, lucky drop at experience, meron din yan sa mythical piece. Kung nagpapalevel ka, ilagay mo na mythical piece yung pang XP na mythical piece kung meron ka. So wala nga ako, kaya lahat ng deck ko sa Magic Stone at sa Spirit ay yan lang talaga kasi yan lang yung mythical piece. Kulang pa nga ako ng isa. Basta ang importante dito kung meron kang pang PVP na mythical piece, kung kunwari meron ka maraming mythical piece, meron kang pang PVP, ilagay mo sa pang PVP kung meron kang pang XP or pang mana, pang lucky drop, ilagay mo rin siya sa pang lucky drop mo na set. Yan, mga deck mo, mga deck. Kasi nandito din yan sila sa gilid, yan. Ito sa baba, mythical piece, diba? Magic Stone, tapos Spirit. Ganun yan, pag naglagay ka ng mythical piece, para lang din siyang Magic Stone at Spirit kung isi-switch deck mo. Pero ako, wala nga ako, kaya puro yan, ganyan. Teka, puro yan yung pang-XP ko. Tapos na tayo dito. Mamaya na natin tong Magic Stone kasi sabay yan sa Spirit ko kasi magkasabay yan. Punta muna tayo sa skill. Ito, skills. Sa skills naman, wala namang specific na kailangan unahin dito. Walang prayo dito. Kung kaya mong i-ups lahat, i-ups mo lang sila lahat kasi titigil din yung ups mo pagdating ng tier 7. Meron pa nga akong tier 6, oh. Tatlo pa yan. Dalawa na lang pala. Ito na lang dalawa. At tatlo ito. Kung kaya mong i-up hanggang tier 7, kasi pag tier 8 na, yan, ganyan ito, epic na yung kailangan, medyo mahirap-hirap naman itong kunin, kailangan mo mag-combine para makakuha ka ng ito, or mag-unsale, or makakuha ka dun sa summoning. Kaya, i-tier 7 mo lang lahat kung kaya mo, mas maganda kung na-tier 7 mo na lahat yung skills mo kasi mas maganda, mas malaki yung bigay na power score. May dagdag din na power score every ups mo ng skills. Tapos, nagiging awaken din siya pag nag-tier 8. Mas maganda din pag awakening na kasi nga may dagdag na stats pag awakening na. Gaya nito. Yan, pag awakening na siya, nadadagdagan din siya ng stats. At meron din siyang dagdag na power score. Kaya walang specific na kailangan paunahin dito sa skills kasi kailangan mo talaga silang i-ups lahat. I-ups mo talaga yan lahat pagdating sa skills. Tapos dito na tayo sa Spirit at sa Magic Stone ko. Kasi yung Magic Stone ko at Spirit ko nakakonekta yan. Pag gumamit ako ng Spirit na pang XP, ganun din yung Magic Stone ko, pang XP din sila. Yan, pang XP din yung Magic Stone ko. Dapat kasi nakasit yung Magic Stone mo din, tapos Spirit mo. Kaya nito, yan, 1, ito yung main deck ko, yung original na PS ko. Yan, ito yung original na pang Spirit ko. Peacock, tapos yan, wala siyang pang XP na, kahit XP to si Sparkle, ang mga treasure naman niya ay pang PVP, pang war or pang PVP, hindi siya pang XP gaya ni Xiao Xiao, yan si Xiao Xiao, XP set yan, yan ang XP set ko. Ito naman yung deck 1 ko, pang PVP, tapos ang dikto ko naman ay yung Mina. Pag nagmi-Mina ako, iba naman din sa Magic Stone ko. Kasi yung 2 ng Magic Stone ko ay pang raid. Yan, ito yung ginagamit ko pag nagre-raid ako. Kasi nga, monster, yan, meron mga monster. Reduction, tapos boost attack, yan. Boost attack, pag nagre-raid ako, ito yung
ginagamit ko ang Magic Stone. Kaya, kasi wala naman pang mina na Magic Stone na kailangan mo talagang min. Meron sa Spectrumite yan, mining boost yan. Kaya, pag nag-mina ako, nilagay ko sa 5 yung Magic Stone ko. Pero, pag hindi ako nag-mina, kunwari, pang PvP deck yung ginagamit ko, ito yung ginagamit ko, 1. Basta, kasi kabisado ko na yung deck ko, itong deck Magic Stone at yung Spirit ko. Pag nagbo-boss raid ako, ginaganyan ko lang siya. Yan, pag nagmimina ako, ginaganyan ko lang siya. Hindi ko na sinasali yung 5 minsan, ginaganyan ko na naman. Kasi hindi naman talaga ako nagmimina. Nagmimina lang ako para sa clan. Yan, dito sa supply, tapos ito, tinuro ko naman ito. Nagmimina lang ako pag tatapusin ko to. Mamaya ko pa ito tatapusin pagpasok ko ng Magic Square. Kailangan ko kasing tapusin to araw-araw. Ginagawa ko rito araw-araw. Kasi lahat ng yan, Clan Coins, toke yan lahat pag na-complete mo yan lahat. At wala na akong Clan Coins kasi binibili ko nga ng Vigor kasi wala na akong Vigor Peel. Kaya ganyan yung deck ko. Pag nagmimina ako, pinapalit ko lang. Pag nag-change naman ako ng deck to 3, ito naman yung hybrid na deck na ginagawa ko. Hybrid siya kasi meron siyang baratan. Pag hindi ko kaya yung monster, nag-change talaga ako dito sa deck 3. Pag nagpapalevel up ako, tapos masyadong makunat yung monster, tapos masyadong nasasaktan yung karakter ko, baratan na may baratan. Tapos minsan, pag di talaga kaya, pinapasok ko si Peacock dyan. Pinapalitan ko itong Seahorse na to, pinapasok ko si Peacock. Tapos ganun din yun sa Magic Stone ko. Yung Magic Stone ko naman na 3 ay hybrid din siya. Yan, hybrid din yung Magic Stone ko na 3. Meron siyang boost damage, monster boost damage. Tapos ito din, meron din monster attack boost damage. Pag hindi ko talaga kaya yung monster, kaya nagsiswitch ako ng ganyan pag masyadong makunat yung monster at kung hindi ko kaya. Hindi paskill yun, hindi paskill sa akin. Pero pag paskill naman sa akin, gaya nito, ito yung experience deck ko talaga. Puro pang XP talaga yung ginagamit ko dito. Except dito sa Sparkle. Kasi pang PvP ko to si Sparkle. Kasi wala naman akong spirit na maganda pang nakuha. Kaya ginawa ko ng PvP yung Sparkle ko. Nilagay ko siya sa XP deck kasi may XP naman siya. Yan. 15% yan yung XP hunting XP niya. 15%. Kaya siya nandyan kasi lahat ng to may XP na ability. Itong mga pit na to ay may XP ability. Tapos ang mga treasure nito ay pang XP talaga yan. Yan. Pang XP talaga yung mga treasure nila. Tapos sa deck 5 ko naman ay yung drop chance naman. Sa deck 5, wala akong Magic Stone sa deck 5 kasi wala namang Magic Stone na lucky drop, di ba? Spectrumite, meron ba sa Spectrumite? Wala pa akong nakikita sa Spectrumite. Kung meron sa Spectrumite na lucky drop, meron ba? Di ko alam eh. Wala pa kasi ako nakuha magandang Spectrumite na maganda. Kita niyo naman sa deck 1 ko ay yung uncommon lang siya, uncommon. Yan oh, uncommon lang siya. Kasi maganda naman yung stat, crit damage boost. Yan. Kaya yun yung ginagamit ko. Sa about naman dito sa deck 5, lucky drop, pag nag-hunt ka ng boss sa secret pick sa world boss, yun, mga ganun. Mas maganda kung mag-lucky drop ka. Pag nilast hit mo na, i-change mo to lucky drop kasi mas maganda kung mag-lucky drop kasi mas maganda bigay ng treasure chest or mga item pag nag-lucky drop. Yan, ang mga spirit naman dito ay yung may lucky drop din. Dito si Peacock, meron din yan siyang lucky drop. Yan, no? 5%. Tapos itong Ongoy, meron din. Tapos nilagyan ko ng treasure na lucky drop chance. Tapos meron din siyang 18 drop chance. Tapos
Ito naman yung pusa. Mayroon din yung drop chance, diba? All drop chance. Tapos nilagyan ko ng drop chance. Tapos drop chance. Ganon din to. Meron din tong drop chance. Ito yung drop chance, 10%. Tapos nilagyan ko ng drop chance. Tapos yung lucky drop chance. Tapos ito din, meron din. Lucky drop chance din yan, no? Tapos ganon din yung mga treasure nila. Para sa nagtatanong pala, paano daw gaganda yung drop mo? Kailangan mo palakihin yung... Ito, nalaman ko na lang to sa mga napapanood ko. Tinuturo nila, dapat malaki yung drop chance mo kaysa sa lucky drop chance mo. Pwede naman silang malaki dalawa. Basta importante, malaki daw yung drop chance mo para mag-proc yung lucky drop chance mo. Kasi nga, pag nag-drop ng item, kailangan mo talaga ng malaking drop chance para mag-drop siya ng magandang item. At saka daw, papasok tong lucky drop. Kaya nga, pag malaki yung drop chance mo, papasok yung lucky drop chance mo. Yung nag-lucky siya, yung parang puputok, yun yung lucky drop chance mo. Yung kulay violet, mas maganda. Yun yan. Gaya niyan, nag-drop chance yan. Yun yung drop chance. Pag nag-lucky yan, di ba ibang kulay violet, yun, dun yun papasok yung lucky drop chance mo. Kaya importante, mas malaki yung drop chance mo kaysa sa lucky drop chance mo. Pero mas maganda din, malaki yung lucky drop chance mo. Pag malaki ng drop chance mo, malaki dapat din yung lucky drop chance mo para maganda din yung item na madadrop. Para mag-proc siya yun, para mag-proc yung lucky drop chance mo. Kailangan din malaki yung lucky drop chance mo. Pag naglalasit ka ng monster or yung nag-hunt ka ng mga Norsel Herb, yan, maganda yan, mag-lucky drop ka. Yun, nag-hunt ka ng mga magagandang item. Pero kung hindi naman, gaya ko, nagpapalevel lang ako, yung ginagamit kong deck ay pampalevel lang talaga. Yun. Tapos, dito na tayo sa training. Sa Constitution. Ito sa Constitution, Inner Force at Solitude Training. Dito sa Constitution, kailangan mo talaga sila i-upstand talaga lahat par. Kaso dito, kailangan mo talaga paggugulan ng oras to kasi medyo mahirap-hirap din to itong Constitution Inner Force at Solitude Training. Mahirap-hirap din to kasi kailangan mo talaga ang magdamo dito. Hindi basta-basta napaparm yung mga item na kailangan dito. Kung marami kang pera, bibilin mo sa market. Yan. Madali mag-ups yung constitution mo. Gaya na sa akin, no? Kulang pa ako, diba? Kasi nagpapalevel ako ngayon. Sa level 94 na ako mag-i-stop ng pa-level kasi maraming quest doon. Tapos, doon ko na rin din tatapusin to. Kaya dito sa Constitution, kung kaya mong i-ups pa, re-ups mo na kasi maganda din stats na bigay nito. Tapos, nagpapataas din ng power score tong mga to. Every ups mo ng ganito, every tier niya, ay nagtumataas din yung power score mo. Yan, tumataas din yung yan, may power score, tumataas din yung power score mo at stats, maganda din bigay na stats pag nag tear up yung constitution mo tapos yung inner force. About sa constitution, kailangan mo lang silang i-ups, wala nang etches buriches kasi alam nyo naman kung paano to. I-ups nyo lang nang i-ups hanggang kaya nyo. Basta kung kaya nyong bilhin nyo na lang. Yan, minsan binibili ko yung kung kulang ako. Pero kung hindi kaya, magdamo na lang kayo. Maganda naman din magdamo, nag-charge yung Vigor mo dito. Hanggang 3 hours nga lang yung maximum yung charge ng Vigor. Kaya goods na yan, magdamo ka. Kailangan talaga magdamo pag nag-a-ups ka ng Constitution. Sa Constitution, kailangan mo din kalagay gumugol ng oras dito para ma-ups mo talaga siya ng mataas kasi kailangan mo nga magdamo. Pero kung kaya mong bilhin, nasa sayo pa rin yan. Kaya mong bilhin yung mga item na mga ganito. Ups mo lang, basta ma-ups mo sa about sa Constitution. Yan, sa tier
kung hanggang kaya yung abot mo. Tapos, sa inner force naman, pagdating sa inner force, ganun lang din sila, same lang naman din sila sa constitution, kailangan mo silang i-ups lahat. Wala namang, dito meron ding specific, dito meron kailangan unahin dito, parang nakalimutan ko. Ito ata, muscle strength ata yun. Kasi pag tier 7 or tier 8, may conquest ka dito, di ko lang alam kung ano yun. Basta bago ka mag-ups sa inner force mo, tingnan mo muna yung conquest mo, kung ano yung kailangan niya, kasi meron diyang kailangan talaga, nakalimutan ko lang. Parang muscle strength yung kailangan mong unahin ma-tier 9 para ma-ups yung conquest mo. Basta dun na part pagpa-ups ng tier 8 ba yun sa inner force o tier 9. Di ko alam kung saan dito yung uunahin mo bago mo ma-ups yung conquest mo. Tignan nyo muna kung anong nasa conquest nyo para ma-ups nyo yung inner force nyo. Tapos ang nagtatanong din dito, sasama na natin to ah. Itong mga peel. Yan, dito tayo sa shop. Ito. Dami kasing nagtatanong kung worth it ba daw bilhin to sa dito sa Space Time Shop. Ang maganda lang bilhin dito sa Space Time Shop kasi itong dalawa lang naman talagang mahirap. Basta itong dalawang to, wag talaga kayong bibili sa Space Time Shop kasi madali lang talagang ma-farm tong dalawa. Marami akong ganito, kipakipigita ko sa inyo. Yan o, 400. Diba ang dami niyan? Ito, 2 na lang kasi hindi na ako nagpa-farm sa labyrinth. At i-explain ko sa inyo kung saan makikita niyo yung dalawa. Okay, balik tayo doon. Source, Space Time Shop, yan. Ito lang lagi yung tandaan sa ito ha, kasi same lang naman sila kung saan sila matagtagpuan. Lahat ng to, same lang sila matagtagpuan. Ito, palagi niyang kasama to. Itong dalawa. Lagi silang magkasama. Sa mga common area, nadadrop to sila sa mga common. Ganon din sa uncommon to rare. Same lang sila. Depende na lang sa map na pinagpaparman mo. Kung epic ng drop dun, ito nang lalabas mga epic. Kung rare pa yung lalabas. Okay? Basta lagi itong magkasama tong kulay brown na peel tapos itong horn. Natatagpuan to sa mga elite at common map gaya dito ng pinapalevelan ko. Yan, dito natatagpuan yan dito. Yung horn at yung kulay brown na peel. Dito sila natatagpuan sa mga common map tapos elite map yan. Dito yan sila natatagpuan. Tapos yung... Teka, para makita nyo. Ito namang itim, yung kulay itim na peel, kasama din niya yung chicken oil. Silang dalawa na magkasama din sila palagi. Nadadrop naman to sa mga labyrinth at sa Bali. Meron din ganito sa Bali. Kaya kung gusto mo mag-hunt nito sa Bali at sa labyrinth, ma-hunt mo tong dalawang to. Basta lagi tong magkasama. Ito lang yung talagang mahirap. Mahirap makuha ito tapos ito. Ito sa mga magic square. Ito ang kasama nito, itong orange na prutas, yan, century fruit. Tapos ito sa raid lang to sila nakukuha sa mga raid. Kaman ko ba ako nadadrop to sa boost raid? Nadadrop ba to sa boost raid? Oo, parang nadadrop to sa boost raid eh. Raid lang ba? Raid lang ata to eh. Tingnan natin para di tayo mag-con para. Sa raid lang yan lumalabas. Yun nga, sa raid lang siya na lumalabas. Wala nang iba. Pwede ka naman bumili sa market kung meron kang gold. Kung wala ka talaga, kailangan mo talaga mag-spam ng raid. Kaya nga, tignan nyo naman sa akin. Yun yung kulang ko, diba? Yan, kulang pa ako. Yan yung kulang ko. Kasi hirap nga, ito lang talaga mahirap. Hanapin. Pero kung sa Space Time Shop daw, kung worth it ba daw to bilhin, tong dalawa, worth it naman tong bilhin, pero wag lang ganun kadami.
Pero ito talaga, pwede itong bilhin sa Space Time Shop. Pwede mo itong bilhin sa Space Time Shop. Pero itong mga to, wag mo talaga itong bilhin sa Space Time Shop para kasi madali lang talaga silang ma-farm. Ang magandang bilhin sa Space Time Shop, kung hindi ka pa tier 7 yung skill mo, recommended ko talaga to. Kasi automatic rare skill na yan. Kasi pag hindi naman nakuha yung gusto mong skill, pwede mo naman silang i-combine. Ito. Itong nasa gitna. Basta wag na yung iba. Ito lang yung nasa gitna. Yung rare skill tomb box yan. Automatic rare na yan. Kung meron ka, 33k lang siya. Yan, 33k. Pero worth it naman din tong dalawa. Kung kulang ka talaga, maganda naman din tong dalawa bilhin dito sa Space Time Shop. At yun lang, no? Tapos, basta ito. Ang kasama nito, ito. Horn at yung kulay brown, magkasama niyan. Yung itim at syaka, yung oil, magkasama niyan. Tapos yung prutas at yung kulay green, magkasama yan. Tapos ito, ang kasama naman nito, makikita to sa mga Magic Square at Secret Peak. Ang mga kasama naman nito, pag sa Magic Square, yung shards. Yung mga shards, yung mga ganito. Yan, yan yung kasama niya. Pag sa Magic Square, pag sa Secret Peak naman, ito yung kasama niya. Mga crystal, yan. Pampalit din yan ng mga item. Tsaka na natin paliwanag yan. Marami naman nagpapaliwanag dyan sa YT. Check niyo lang kung saan yung mapapagpalitan yung mga charges at crystal. Okay. Tapos na tayo dito sa inner force, no? Yun, inner force na tayo. Basta kung gusto nyo lang ma-apps nyo lang lahat din yan para goods na yan para. Basta kung kulang kayo, punta kayo sa Space Time Shop, basta itong dalawa lang yung worth it doon, bilhin yung dalawa. Itong dalawang peel, kasi itong dalawang itim at itong to, madali lang talaga yung hanapin. Huwag nyong gastuhan yan. Farm na lang kayo. Tapos, solitude training na naman. Na-explain ko na to eh. Kung gusto nyong makita yung explanation about dito, hanapin nyo na lang sa video ko. Basta importante dito yung i-apps mo lang hanggang tier 4. Yan. Kasi pag abot nyo ng level 90, hanggang dito na lang kayo, na-apps nyo na yan lahat, diba? Ma-apps nyo na yan lahat. Malas mo na kung hindi mo pa na-apps to lahat na level 90 ka. Kasi level 95 na ito ma-open eh. Tapos marami na akong Nursal Herb na naipon. Meron akong 7 na na-farm ngayon. Meron pa akong 15 ata sa inventory ko. Tapos, tier 4 lang naman yung kailangan mo dito. Tapos, pag tier 5 mo yan, epic na yung kailangan, pwedeng mabasag, babalik siya sa tier 1. Pero kung nasa sa inyo pa rin, kung matapang kang i-tier up yung solitude training mo, i-tear up mo. Nasa iyo pa rin yan kung gusto mo i-tear up. Basta ako hanggang dito lang kasi yun ang payo sa atin. Hanggang dito lang muna para hindi babalik-balik daw. Basta maabutan mo rin yan lahat para pagdating mo ng level 90. Walang specific na kailangan talang unahin sa solitude training. Ito lang pwede. Experience. Kasi nga, experience. Basta ang importante sa solitude training ay mag-transform yung realm mo. Realm 1 hanggang ako hanggang 9 na ako, no? Yan. Realm 9 na ako. Ang importante ay mag-transform siya to realm. Hindi importante kung importante din yung maging tier 4 siya. Pero kung kasi hirap naman kasi itong i-tear up eh. Mahirap din kasi i-tear up. May nagsuggest sa akin, i-tear to nyo mo daw nyo muna. Sabi ng isang viewers ko dyan, nalimutan ko nga yung pangalan. I-tear to muna daw. Tapos, tsaka mo i-tear 4. Gaya ng ito eh, i-tear to mo nyo muna daw. Kasi nga, hirap nga itong i-ups. Tier 2 muna, tier 2, bago nyo i-tear 4. Sige, susubukan natin yan pagdating ko dito. Susubukan ko muna. Kasi 95 pa naman to eh. Dito ko dalawa pero ma-apps na yun eh. 20 na yung ma-apps na siguro to. Kasi 20 na yung Nursal Herb ko eh. Lumampas na ng 20 yung Nursal Herb ko. Basta pagdating sa solitude training, i-apps mo lang lahat kung kaya mong i-apps. Basta ang importante mag-transform yung realm mo.
Kung kaya mong ma-tier 4, i-tier 4 mo. Basta ang importante niya ma-transform mo yung realm nga. Yung realm yung importanteng ma-transform sa solitude training. Okay? Kinat ko na yung video dito, par. Kasi masyado na siyang mahaba. Kaya check nyo lang sa part 2. May part 2 dyan. Tapos ang part 2 nito ay conquest. Tapos Prayo Codex ng Arba. Kaya check nyo rin yung part 2, par. Peace out.